Hi guys, as promised, we have Jurim again in our interview series. So thank you for joining me here again for this. I won't call this an interview series anymore kasi I've interviewed you in the last video. So in the last video, guys, Jurim shared his story, yung journey niya from being a preacher sa Church of Christ, di ba, Jurim? Yes, sir. As a preacher for many years and now an atheist. Yes. Sinare niya yung personal stories niya, and if you want to check it out, just look for it in the description. I'm going to paste the link of that interview. But right now, it's a different talk. It's more serious because I'm going to ask him questions related to what he learned about his journey, yung pagka-preacher niya talaga. Technical na questions like sa Bible, ano yung historical na knowledge niya about the Bible. And yeah, it's mostly about his knowledge now, not his personal story. So I hope you as a theist now na nakikinig sa video na to, will take this as a learning opportunity kasi there might be some information na ma-share dito ni Jurim na very new to you, or mga resources na ma-share niya na very new to you na you can go ahead and check it out yourself, because we're not here to feed you information, okay? We're not here to we don't feed information here. We want you to be exposed to different kinds of ideas and information na nagather ng mga tao. So wag mong i-take dito si Jurim as someone na nagpi-preach, okay? He's not going to preach you. He's just going to share information, at ikaw na yung magbabalanse ng information na yon. Ako naman, as a person na hindi nag-undergo sa mga in-undergo ni Jurim, observe na lang how I respond. Because if you are a theist and if you are already familiar with what Jurim will share, study na lang din how I respond, because it could also be a learning opportunity for you how to communicate to people like me, an atheist na walang background sa mga ganyan. So okay, enough of me talking. I'm excited to ask Jurim questions. But before that, Jurim, anything you need to add with my intro? Just want to say hi sa lahat ng mga nanonood o sa mga manonood pa in the future sa mga videos namin ni Jan. Kindly subscribe no sa kanyang channel kung interested ka sa mga ganitong usapan, no, at paki-like na rin at saka paki-share. So maraming salamat, at ito yung pangalawang beses na kami ay magkakaroon ng anong tawag dito natin diyan, discussion. Mm-hmm. Okay, so kung interesado kayo nito, so just tune in and then give us your thoughts sa comments below. Yeah, thank you. Okay, let's start. So guys, we have a Discord and people there are really helping me come up with ideas. So a few people gave me interview questions na related sa Bible. So first question ko na galing kay Oliver Mendez. So ito yung question niya. Aramaic ang language ni Jesus at ng mga disciples niya. Bakit Greek ang original na manuscript sa New Testament? Okay, so napakagandang tanong, no? Kasi nga, mostly sa mga Christians dito sa ating bansa ay not fully aware kung ano ba talaga yung unang sulat, no, sa Bible. Kasi parang satisfied na sila na Bisaya lang. Alam nila na may mga Jew, may mga ibang lahi sa ibang bansa, no? Pero hindi nila alam na ito'y nanggaling sa Middle East, itong book na hinahawakan natin ngayon. Kasi nanggaling ito sa Israel, eh. Diba? So, ito ang napakagandang opportunity, no? Na at least mapakinggan natin yung historical na side ng ating Bible na hinahawakan. So, I have my Bible here para makita din, no, ng mga manonood na tayo nagbabasa talaga, no? Na hindi lang tayo basta-basta lang na nagsasabi ng mga bagay-bagay na
wala tayong background o anong tawag dito. Wala tayong kaalaman. So, I'm using the ASP. Ito'y regalo sa akin ng aking asawa nung kami mag-anniversary. So, itong Bible na hawak natin, no? Yung binabasa ng mga preacher, ng mga minister, ng mga priest, at ng mga simple na mga pulpit preacher sa ating bansa ay ito ay sulat, no? Galing sa Greek. So, yung Greek, alam natin na ito ay ang lingwahe ng mga nasa bandang Europa, no? Ng mga country. Of course, yung Greece, di ba? Yung area na dyan. So, ito yung language nila. And then, kung babalikan natin ang history talaga, yung kanilang napakagiting na mananakop, no? Or matatawag natin na prinsipe, o eventually naging hari siya. Yung si Alexander, no? Yung tinatawag na Alexander the Great. He made this plan na i-conquer niyang buong mundo at ipalaganap ang Greek culture at pati na rin yung kanilang language. So naging successful siya, no, sa kanyang quest, no, na masakop niya halos ang buong mundo. Kaso nga lang nung siya ay kasing edad namin ni Jano, namatay siya dahil sa isang simpleng sakit na kung ngayon sa ating panahon ay madali namang ma-heal, no? Or ano ba sa Tagalog yung ma-heal? Malunasan. Oh, malunasan, no? Nakakahiya naman tong Filipino major na to. Hindi marunong mag-Tagalog. Yun nga, no? Namatay siya dahil sa isang, sabi sa napag-aralan na history, siya ay nagkaroon ng lagnat, no? Mahirap kasi noon kasi wala pang biogesic or paracetamol noong unang panahon. So meron silang mga proseso, napaka-bloody noon ang kanilang proseso. At eventually, mamamatay ka talaga sa kanilang klase ng pagkamot. So yun nga, hindi natin pag-usapan yung kanilang pagkamatay. But pag-usapan natin is yung na-conquer na yung halos yung buong mundo noong time na yun. At yun nga, ang Greek ay naging malaking impluensya sa kanilang time. Just like English nowadays. No, malaki yung impluensya ng English sa ating sa buong mundo kasi tinawag na natin tong international language, di ba? Kung saan ka pupunta sa ibang bansa, kung hindi mo alam ang kanilang dialect doon o kanilang language doon, just switch to English and then magkakaintindihan na kayo. No. So regardless kung ano pa mang mga tono natin, yung mga accent natin, but nakakaintindihan pa rin tayo kasi nga naging international language siya. So yun, ang Greek ganun din noong unang panahon. So ang lupa ng Palestine noong panahon na yon ay nasakop din, no, ni Alexander the Great. Kasi nga ito yung parang crossroads, eh. Kung masakop mo kasi yung lupa ng Israel o yung area ng Israel, parang ma-access mo na yung lahat ng kontinente o yung lahat ng mga other kingdoms, no, like Persia, Babylon, Utopia, Egypt, Africa, the whole Mediterranean, and then the Mesopotamian area, masasakop po na yan. Basta may hawak ka doon sa kinatawag na crossroads, yung Palestine. Kasi yun yung area talaga na pinag-aagawan, no, ng mga empires ng unang panahon. Kasi nga, ito yung magandang outpost, no, kung sila yung magkakaroon ng attack sa isang empire. So, nasakop ito ni Alexander the Great. At yun nga, na-introduce yung mga Greek culture, yung mga, na-ituro doon ang mga philosophy. Kasi doon galing yung pag-aaral natin sa engineering, philosophy, science, ano pang mga sports, no? Yung boxing doon nagsimula, doon sa Greek culture. Na-introduce siya nung si Alexander ay talagang meron siyang mission, kumbaga siya yung misaya, no, na magpapalaganap na ng kanilang napakagandang kultura. At yun nga naman, kasi hanggang sa panahon natin ngayon, we enjoy sports, di ba? Most of the sports na-enjoy tayo galing sa Greek yan, eh. Ako, personally, idol ko yung boxing kasi nga nandun si Manny Pacquiao, eh. Pero pag wala na si Manny Pacquiao, hindi rin ako manonood yan.
Pero ayun nga, yung hilig natin doon, eh, galing yan sa kanila. So malaking influence yan, at maging sa mga Israelites or yung mga Jew sa panahon ng nasakop ni Alexander yung Palestine, ay naka-access na rin dito. Naka-access na rin sila sa Greek, no? So mostly yung mga educated, yung may mga may kaya, sila yung nakapag-aral talaga. Pero may mga ilan sa kanila, lalo na if you're living in the north, no? Noon sa Galilee area, Nazareth, yung mga area diyan, eh hindi masyadong ano diyan eh, parang mahina yung education sa area na 'yan. So, ang mga tao doon ay they're still using Aramaic as their language, no, sa daily ano nila. Kagaya natin, merong mga Bisaya, 'di ba? So, sa mga medyo sa mga malayo sa matatawag ba nating medyo malalayo sa access, no, sa education, mga areas na may medyo mahirap lang talaga, no. They're still using Bisaya as or ano ba yan, Cebuanong Binisaya daw according to our subject, no. So they're using Cebuano or Bisaya sa kanilang kalbo. Hindi nila alam kung paano mag-construct ng English using English, di ba? So ganun din nangyari. So area ni Jesus kasi hindi masyadong ano mga tao doon edukado, masasabi natin. So they're focused on farming, fishing, at saka yung paggawa ng mga wine. So yun yung mga trabaho nila doon. Okay. Yung usual na nangyari din sa atin doon lugar. Okay. So itong Greek ay para lang, no, sa mga educated at ayon sa pag-aaral, no, nasa ano lang eh, less than 10% lang yung may kaya nung first century na makapagpadala ng kanilang mga anak sa school or sa tinatawag natin na mga universities or yung mga akademiya, no, sa panahon nila. So konti lang, at yun nga, most of the if not all or most of the writers of the New Testament are Greek speaking Christians who lives outside Jerusalem or who lives outside Palestine. So kaya Greek ang ginagamit nila, kasi nga yun na yung nakamulatan nilang lingwahe. Although ang story is nanggaling sa Palestine, no, nanggaling sa Nazareth, sa Jerusalem yung mga story na dinidescribe nila o sinusulat nila. Still they're using Greek kasi nga ito na yung ano eh, ito na yung kumbaga ito na yung language nila talaga. Wait lang, Ajurima. So to parang to analogize it, it's like yung nangyayaring story is nandito sa Butuan, but yung gumagawa ng story is nandun sa Luzon. Tagalog yung ginamit. Parang ganun ba na yung say nangyayari yung story dito sa Butuan or sa Zamboanga. We use a different language dito, di ba? We use Bisaya. But then since yung mga educated is nandun sa Luzon, for example lang, may mga educated naman dito sa pareho lang naman, pero for example lang, na iba yung language ng mga educated, Tagalog. So, Tagalog ang ginamit. Yun ba? Yung pagkaano ko. Okay. So, pwede na rin. Pero pwede rin natin sabihin na yung mga Tagalog doon sa Luzon, they're using English, no, to describe the events happen in Butuan. I see. Okay. Kasi ang Tagalog so kasi why, is still local in our ano, 'di ba, country. English ang ginamit. Okay. Oh, English. Okay. So kaya nga may 'di ba yung sabi doon sa Mark or sa Matthew na Eli laba sabachthani. Aramaic 'yan, 'di ba? So yung Aramaic na 'yon, sabi doon sa baba, that is to say, so meaning tina-translate ng writer na that is to say, my God, why have you forsaken me? So ginamit niya yung original na mention ni Jesus sa cross, no? At saka sinabi tinranslate niya doon sa kanyang mga audience na ito yung ibig sabihin niya. Oh, so nakikita natin, no, na si Jesus ay he spoke Aramaic and then yung mga writers ay nasa Greek speaking countries just like Corinth, Ephesus, Thessalonica, and the rest of the Roman Empire noong panahon na yun. No. So, yun ang dahilan kaya si Jesus ay,
By the way, no, kung ito dagdag information natin, walang naisulat, no, na si Jesus na books or kanya man lang diary. So kung meron sana, makikita natin na kung alam ba niya mag-Greek or talagang nag-Aramaic lang siya. But for the kanang sa information natin na nakukuha ngayon, it's just that the New Testament is written in Greek and wala tayong access na kung ano ba yung original no na kung ano yung Jesus, kung marunong ba siyang mag-Greek or Aramaic lang talaga yung alam niya. Kasi according sa studies talaga, medyo mahina no ang edukasyon sa areas na yun. Kasi nga, medyo luxurious eh, yung magpadala ka ng mga anak mo sa isang akademiya. Kailangan maging mayaman ka muna. So, ganun ang nangyari. So, I hope it answered the question, no, kung bakit Greek. So, to make it short, ang sumulat is nasa mga Greek countries, Greek-speaking countries, at yung event na dinidescribe nila yung nangyari sa Palestine, yun nga, yun si Jesus na he spoke Aramaic, no, as a local or native language din sa Palestine. So I hope na okay lang sa inyo yung sagot. Nasagot ba? Sino yung nagtanong? Si Oliver? Si Oliver Mendez. Oliver Mendez. Mm-hmm. So I hope it satisfy your kanang na yung naguguluhan ka ba sa ano nito. So I hope na nasagot, no, yung tanong mo. Okay. So Dream, when you answered it, ano, I have a lot of gusto kong mga ano eh, mga follow-up questions sana sa iyo. Uh-huh. Regarding regarding the implications sa yung process ng pag-translate, mga for example, is it going to create a problem if you translate things from one language to the next? May mga malulost ba in translation? Paano ba tinanscribe yung process ng pag-translate into Greek? May papel ba na sinubmit sa kanila na in Aramaic format and then tinanscribe lang ba ng mga manunulat? Was it told in a story format? And then ang dami kong tanong, ano, pero mauubos ko yung time mo. Pero if you're willing to answer, pwede ko naman sagutin dyan in a short way, no? Sige. It was not handed to them in a written form na tinatranslate sa English, but it was told to them through oral yung process. Word of mouth, parang ganun? Oh, word of mouth. Kasi okay. May book dito si Bart Ehrman, yung sulat niya, yung book niya is titled Jesus Before the Gospel. Alam mo yun? Nabasa mo na yan? Wala, hindi pa. Ah, okay. So doon na-describe niya doon kung paano yung process. It's through the words of mouth lang, through oral. Yung halimbawa ako, sinabihan ko yung aking kapitbahay, yung kapitbahay ko naman, sinabi niya doon. Hanggang sa dumating sa point na yung mga Christians na nag-share ng stories ay hindi na Aramaic speaking, no? Nandoon na sa mga Greek countries, no? May mga like Christians na at that time, may mga Christians na, no? Parang may malaki na silang following. Not so much. Kasi nga, hindi pa kasi ito naging recognized, eh. Okay. So parang ano lang sila, mga may nagsimula sa 5 hanggang okay. Sa naging 10. Ganyan ang nangyari. Pero hindi talaga sila as in open to the public na okay. ito yung faith nila. Parang cultish, so, lang. Like, you can compare that now na may mga few people created something na story and then lumaki. Parang kulto. Mm-hmm. Right now, mm-hmm. If you think about it, diba, our cult here is just a few people lang. May parang preacher, may parang book din sila, mm-hmm. and then lumalaki sila. Diba? Oh. Okay, parang ganun. Okay. Okay, so in addition to that is that yung process ng pag-translate, pagpasa ng mga salit-saling sabi, no? Sabi nga nila is naging iba yung transmission. May 'di ba nakalaro na tayo nung ano, no? Nung tawag na word relay. Word relay, 'di ba? So in a short time makikita natin yung pagkakaiba. Pagkakaiba ng message na, from line A to line B. Pagkakaiba. So ganun din yung nangyari. But sabi nga ni Bart Ehrman, no,
kasi ito yung pag-aaral sa neurology, we have the tendency to exaggerate, and then we have exactly. so much kanang brain kanang kanabang frailty na matatawag natin na kakulangan sa ating memory na hindi natin alam kung ano talaga yung buong detalye, but just gagawan lang natin ng additional yung para kumbaga napaka wallastic, no, napaka fantastic na story to make it more palatable or make it more kanang amazing, no, sa mga nakikinig. But halimbawa, let's just I want to play the devil's okay, sorry, may halimbawa ka pala, sorry, Jorim. Sige, go ahead. So halimbawa, no, nakatagpo ka ng ahas, napakaliit lang. Pag sabihin mo yan, di ba, isipin ng mga tao, eh, sus, tatakot ka na doon, handulukay lang yan. Di ba? Pero pag sabi mo, nakatagpo ako ng isang malaking, ano, anong ginawa mo? Ano, naglaban kami buong araw, buong gabi. Di ba? So, eto, Jorim, just to, ano, just to be fair na lang, ano, I know that that's what our brain will say, ano, that's what we observe, eh. That's what we observe in our reality. Messages gets, na to twist talaga siya, na i-exaggerate, nawawala yung value ng original na message. I know we observe that in reality, but to be fair sa Christians, ano, ito kasi yung argument nila, it's guided by God. So yung mga story is what wasn't exaggerated, because yung mga nag-share ng story para i-translate siya into Greek was guided by God. So it was all accurate 100%. So we don't know, wala tayong any observations na nangyayari yan sa realidad, but that's what's currently happening. And I bet yan yung defense ng mga believers na, yeah, hindi dumaan yun sa exaggeration, binabayan sila ng Diyos, kaya accurate yun, accurate lahat yun. So I'm just playing the devil's advocate here. Yun yung view ng Moses, at yun din yung view ko noon, no? Okay. Na I believe in the inspiration of God, no, sa pagsulat ng Bible. But time comes na nung nag-aral na kami ng Greek at saka ng Hebrew doon sa Leyte, Leyte Christian College, still around, kung there are Christians listening or viewing this video or this discussion, you can inquire, no, kung pwede ba kayo mag-aral doon. So it's a good experience. If interested kayo, I highly recommend, no, pupunta kayo doon sa Leyte Christian College. Pero nung nag-aral kami doon, no, our instructor or professor namin doon, he has this view na masasabi nating medyo liberal. Kasi nga, sabi niya, there are lots of contradictions, mistakes, spelling error, and then, kasi yung meron ding process ng pag-translate kasi sa kanila na may mga mistakes, eh. Kasi nga, di ba kahit tayo pag nagta-transcribe tayo, nangungupya tayo sa ating katabi, di ba kapag puro words lang yan, puro words, tas ita-transcribe mo yan, isusulat mo sa papel mo yung sinulat niya doon, there are tendencies where mayroong isang talata or mayroong isang whole paragraph na na-escape mo kasi nga na parang tumalon ka kasi nga same word yung nabasa mo sa taas, tas may nabasa kang same word sa baba, akala mo yung word sa taas yun yung nasa baba, kaya ang kinopya mo yun na lang sa baba at naiwan yung nasa taas. So that's the observation of the scholars, no, na nangyayari sa translation, no, or nangyayari sa pag-transcribe, no, sa Bible, kasi walang printer noon. The only way na para magkaroon ng access ang ibang tao nung makaka-afford na makabili ng transcriber, yung mga scribes, kasi nga mahal din yun, eh, kasi mag-hire ka ng taga-sulat ng Bible noon if you wish to have a copy of a certain book like Matthew, kasi hindi mo pwedeng ma-translate o ma-transcribe yung buong Bible, eh, kasi nga napakataas noon at saka napaka-expensive. Only those who are kanang may kaya lang talaga nakakabili. So, kung ikaw ay may kaya noon, nasa isang book lang halos yung ano mo, mapapurchase mo na magkaroon ka ng transcriber o yung mga scribes. So, sa kanilang process ng pag-transcribe, mayroong mga mistakes. Kasi nga, sometimes yung ating kahinaan din sa ating mata, kasi nga, walang ilaw noon, eh. No? So, yung daylight lang talaga yung
ano nila, tsaka yung mata natin, alam natin hindi to nakakatagal na nakatitig no sa isang bagay. Lalo na may pattern, titingin ka dito, tas dito, tingin dito, basa dito, o ganyan. Mapapagod yung mata natin hanggang sa na-escape na natin yung ibang mga words. Kagaya nung genealogy doon sa Luke chapter 3, no? Kasi may nangyari doon eh, si hindi ko matandaan kung anong exact ha, pero parang sinabi doon na si Jehoboash ay anak niya si God. Ganon yung nangyari sa yung pag-transcribe. Kasi nga, nagkaroon siya ng mistake, nagkaroon siya ng... Jury Mas, wait lang ha. Gusto kong sumingit na. Gusto kong sumingit kasi very interesting at marami ka nang na-share. So I want to summarize what you've said so far. So, before that, gusto ko sanang i-ano. What you're trying to say now is, it could be na yung arguments ng mga believers is this. Ginabayan sila ng Diyos, kaya there's no way for it to be, walang room for errors kasi may guidance ng God, di ba? So let's just say na yun yung arguments nila. That's a claim. That's not an evidence, di ba? So that's not an evidence. So they will say that. But here you are saying na there are evidences of errors. So you're saying na, okay, you could be right, Mr. Priest or whatever, Mr. Historian, you could be right that they were guided. But you're saying now na, hey guys, you can go ahead and research and you will find a research talaga na meron pala talagang evidence of errors for translating from one language to the next. You're saying na yung errors is yung word. You're saying is yung translation mismo is an error. You're saying na may mga typos. You're saying no, the whole context itself has an error. That's what you're saying. So if it's guided, then why is it now we can still see the errors? So that's a big question mark that you will have, the theists will have to figure out. We are not saying we're not saying here na we are right and you're wrong. Go figure that out yourself because you, Jurim, is saying that the data is available. You can read the data. People are actually studying it and you can go ahead and educate yourself. That's what you're saying. And then also, just to summarize what we've... Ang isa lang yung question yan. Jurim, this is really interesting kasi we're preparing 5 questions. And then, isang question pa lang, ito nakahaba yung na-share sa atin ni Jurim. So I'm really thankful na nandito si Jurim because I won't be able to discuss this to you because I don't have any knowledge about this. So I'm just here to share. I'm happy na na-share ito ni Jurim. But okay, just to summarize what Jurim answered, sabi niya, there's this conqueror na si Alexander, di ba, na conquer niya ang whole Middle East. So included doon yung mga Aramaic speaking na mga country, and it's said na doon na nakatira si Jesus sa mga Aramaic speaking na country, and he speaks Aramaic. So when nasakop sila, the reason why yung Bible is Greek is because ito yung mga language na mga tao na educated. And the story at that time, the story about Jesus daw at that time is being passed around through Aramaic, and then eventually naging Greek yung mga Aramaic speaking na tao, kasi yun naman talaga yung mangyari, di ba? If you conquer a land, eventually yung mga culture is nahahalo talaga sa conqueror, nakukuha mo eventually, kasi hindi naman yun 1 year lang na pagsakop, di ba? It's many years. It takes a lot of coin. So yung mga Aramaic speaking na country na adapt nila yung Greek, kaya Greek yung original na di ba, yung original na manuscript. And then you're saying in the later part when I ask follow-up questions, you're saying na there were errors in the translation because you can't help it. There will be errors, just like now. You can compare now, even now, with the advance of technologies that we have, with the knowledge that our scribers have now.
compared to before, di ba? We are more educated now than the people before. So, nagkaka-commit pa nga tayo ng mistakes now, how much more sila? So, you're saying that, and you are also saying na may mga available na evidences of the errors. That's what you're saying. I hope na na-cover ko yun, parang essence ng ano mo, sagot mo. Kasi napakahaba ng sagot ko eh. So salamat no, sa pag-summarize dyan. Jureem, sabi ko kasing, we only have 8 minutes ano. What's your plan? 8 minutes yeah. lang yung tira sa atin? Wow! Isang tanong pa lang yun ha. What's your ano? What's your, what do you think? Ikaw ang bahala. Okay, so i-add ko lang muna konti yung ano no. Yung sabi ko na yung professor namin doon ay naging liberal siya kasi nga he believes now that God inspired the writers of the Bible but allowed them to exercise their own way or style. So nakikita yung pagiging human natin no na nagkakaroon tayo ng mistake, nagkakaroon tayo ng mga kakulangan sa ating paningin no. Kaya nagkaroon ng mistakes ang Bible. So yun yung defense nila. So alam ko ang defense nila kasi nga ito ay na-propose din ng isang scholar na preacher namin. But there are so many mistakes and contradictions in the Bible that it's so hard to reconcile ba to the point na masasabi natin na it's just, you know, another human mistake. Hindi, maraming mga mistakes talaga sa Bible na irreconcilable eh. Just like, kailan ba talaga... Sinabi mo nga na anak niya yung Diyos, di ba? Oh, yun nga. Di ba? Imagine na truth na yan. Imagine na naging truth yan later down the line na may tao pala na ang anak ay Diyos. So, imagine kung na-teach siya literally sa atin, di ba? Hindi siya na correct. So, that was... ano yung magiging result, di ba? Kung, and then, isa lang yan na ano, glaring mistake. How would you correct that? Like, do we decide among ourselves na mga humans na, hey, hindi yan yung ibig sabihin. So, at the end of the day, we are the ones who are deciding what goes in that book. Parang ano, parang human na decisions pa rin. So, it's like, again, we're back to us deciding which is wrong and which is right. Di ba? Mm-hmm. Oh, so yun nga. Gusto ko lang ano i-share no sa mga listeners and mga viewers no, mga Christians, mga fans. So we have nothing against you personally. So i-stress talaga natin personally we have nothing against you. We're just katulad din namin kayo. We're human beings. So ang punto lang natin dito is yung mga punto ng atheist kagaya namin na we know sa mga pangyayari no about sa Bible, about sa life ni Jesus and the whole religion no, alam natin yung story niya, kaya we are sharing this to you para ma-aware din kayo na may mga tao na nag-aaral nito at saka meron silang ibang idea at saka ito'y opportunity natin no mga Christians na mapakinggan din natin yung side na yan. So yun ini-stress ni John palagi sa kanyang mga videos, di ba? To make it more ka ng open to conversation. So, for you, bibigyan ko kayo ng konting assignment, no, mga viewers, no, na there are instances in the life of Jesus or in the Gospels, no, the Matthew, Mark, Luke, and John stories, the may mga stories doon na irreconcilable talaga. Kung titingnan mo, napaka-interesting nito kasi from the story sa kanyang birth, hanggang sa story ng kanyang death and the supposed resurrection. There's so many conflicting stories eh, na hindi mo talaga ma-reconcile. For example, was Jesus crucified during Thursday or Friday? In the book of Mark, it says he died on Thursday. While in the book of John, it describes sa event na ito nangyari sa Friday. So, sino kayo ang nagsasabi ng totoo? So, isa sa kanila ay maaaring nagsasabi ng totoo, isa sa kanila ay nagsasabi ng kasinangalingan, but hindi sila pwedeng maging tama pareho. Hindi pwedeng dalawa, twice yung crucified. Hindi sila pwedeng tama silang dalawa.
kasi nga namatay sa Huwebes, ang isa namatay sa Biyernes. So saan doon ang totoo? So it's hard to decide. So they are irreconcilable, right? There is, after the resurrection, that Jesus' disciples or the disciples of Jesus are ordered to stay in Jerusalem. If you're reading Luke chapter 24, di ba? They are ordered to stay to Jerusalem. Well, if you read Matthew's account in Matthew 28, sabi doon, you have to go to Galilee and meet Jesus there. So what, which is it? Is asan talaga yung totoo dito? Are they ordered to stay or to go somewhere? Hindi mo pwedeng ma-reconcile. So yun nga, meron pang mga instances kung saan halimbawa nung yung daughter ni Jairus, no? It's a little, may konting kung lang ito, contradiction, but a contradiction nonetheless. Kasi sabi no, nung lumapit na si Jairus sa kay Jesus, patay na yung bata, yung kanyang daughter. So sabi doon, patay na. So yun nga, ang nangyari is ni-resurrect ni Jesus. But in another account, I guess it is in Mark or in Matthew, depending on may ano dyan eh. So kayo nang bumasa. Sabi doon na nung dumating si Jairus sa Jesus, dying pa lang, hindi pa namatay. So saan yung, kung if you want to be specific, ano talaga nangyari? Kasi if you are talking about historicity, kung ito, emphasize ko, kung ito ay totoo, sino ang nagsasabi ng totoo na yung daughter ni Jairus ay dying or namatay na nung siya ay lumapit kay Jesus, yung kanyang ama? So, very small or very little. I don't consider that contradiction, little. No, I don't consider that little. The one is already dead and the other one is dying. I mean, dying pa, oh, diba? I mean, if you're just dying, hindi ka papatay. Diba? Oh, hindi ka papatay, no? Oo. Like, may iba chances yan, pa nga na may chance ka pa mabuhay, di ba? Me as an outsider, I don't consider that as a little, ano, little contradiction. It's a huge contradiction for me. Who is telling the truth? Di ba? Mm-mm. I want to know if Jesus did resurrect someone na already dead, like dead, not someone that's dying. You can't resurrect that someone that's dying, di ba? Yeah, oh. Oh. So last, kasi merong late na siguro tayo tapos yung oras. Last ito challenge ko sa mga Christians noon na basahin ninyo, intindihin at saka unawain. Yung story ng birth, ito yung pinaka-common eh. In Matthew, kasi conflicting ito si Luke at si Matthew, conflicting sila most of the time eh, hindi sila nagkakasundo. Sabi ni Matthew, after sa birth ni Jesus, kasi nga it was announced in the prophets na sila ay imasakir, no? Kaya sila ay umalis, pumunta sila ng Egypt, no? So after sa birth, kasi nga si King Herod nung panahon na yun ay nakatanggap ng mensahe galing sa mga magi, no? Or magi, or depending on paano may pronounce yan, yung mga astrologers from the east, no? Sabi doon, sabi kasi nila na the King of the Jews has kanang arrived or has been born now, no? Sabi nila. So yun nga, pinahanap ni Herod. So alam ng pamilya ni Jesus kasi nga they're being warned through a dream by an angel, kaya pumunta sila sa Egypt. Okay. So after ilang years siya doon sa Egypt, nabalitaan nilang namatay na si Herod, kaya bumalik sila pero hindi na sila tumira ulit sa Bethlehem, pumunta na sila ng Nazareth. Now, in the account of Luke, now, doon sa account ni Luke, iba naman ang naging usapan. Kasi nga, sina Joseph and Mary ay nanggaling Nazareth at sila ay dapat na pupunta doon sa Bethlehem upang siya ay, si Jesus ay maipanganak. Okay, if that is not a big deal, okay. But ang nangyari is very complicated. Kasi nga, nung napanganak na si Jesus doon sa Bethlehem, nagkaroon pa ng 40 plus na araw or more than a month, no, na sila ay nakapagstay pa sa Bethlehem at nakapunta pa nga sila ng Jerusalem. Kasi yung Bethlehem at saka Jerusalem may medyo may distance yan eh. So
pumunta, nakapunta pa sila ng Jerusalem para i-fulfill yung tinatawag na purification rites o yung ritual ng pag, kasi pag sa Jewish culture, pag nanganak ka, you are ritually kanang madumi ka, ritually lang, hindi talaga yung sabi na physical, but sabi nila that it is a ritualistic stain, no, na nasayo, kasi nga you are giving birth, kasi you are giving birth, merong blood yan eh, kasi sa Jewish culture, pag blood, merong blood, that means na merong hinuhugasan dyan na dumi, dumi, di ba? Yun yung sabi doon sa kanilang kultura. So, kailangan mong i-fulfill yung purification rites na mag-offer ka ng, kung ikaw ay mayaman, syempre punta ka sa kambing. Pag ikaw ay mahirap naman, yung pig yuns lang, yung ibon. So yun nga, dahil mahirap lang sila na Jesus o silang Mary, kaya yung pig yuns lang yung na-offer na doon sa Jerusalem. So, there's no account of them going to Egypt in the book of Luke, no, or sa account ni Luke, walang going to Egypt na napangyari. There's no slaughter. There are no three wise men from the east na pumunta sa kanila to visit, but instead they are just shepherds who happen to be there in the field, kasi nga they are binabantayan nila yung kanilang mga herd, no, yung kanilang mga tupa. So very different account, diba? Napaka-different account. So, pagkatapos ng purification rites, and then they go back to Nazareth. There's no going to Egypt, and then after Herod died, then they went to Nazareth. There's no story like that in the book of Luke. Right? So, yun nga ang, hindi mo ma-reconcile eh, kasi paano ba i-reconcile mo yan? Diba? You're saying, kasi diba yung initial natin na topic is the problems of translation, problems of people doing the errors, and what you're saying now is also the problem of the story itself, like hindi yeah. Tugma. The story itself is hindi tugma from one book to another. Hindi sila tugma talaga. So paano i-reconcile yan? Irreconcilable. So going back to the point, if it is inspired by God, then how could he allow such mistakes to creep in into his holy book? So that's the question. Yeah. That's a legitimate question. There's nothing parang ginawa namin kayong katatawanan, but it's a legitimate question to ask na if God inspired the Bible, how could he allow so many human mistakes to creep in into that holy book? And eto pa, Jurima. Okay, so atheist ako, no, and then iba yung story natin, iba yung journey natin to our atheism. You academically you studied. For me naman is I'm just observing, not really deep into, and this is my first time. No, I've heard these stories. I've heard these claims during na may mga contradictions, may mga problems sa translations. I only know that in a higher level overview. Like I am only aware that they exist, but I didn't really bother myself to study because I already know that they exist. It's problematic. That's my perception as an atheist now. But here you are talking about the details, the very small details, from the small details to the big details. Na meron talaga, guys. You can go ahead and figure that out yourself. You can read the books that Jurim will provide you. And okay, aware ako na nandun siya, pero hindi ko talaga siya pinagtuunan ng pansin. You, hindi ka aware na nandun siya, kaya pinagtuunan mo siya ng pansin. Like, nadinig mo lang siya from this preacher, from this other preacher, so nag-investigate ka. And again, for the Christians that are listening, tama si Jurim, this is not to make fun of you. This is just for us na illegitimize nyo naman yung mga namin, yung mga why we don't believe. Kasi we have these reasons eh. Translations pa nga lang tayo, umabot tayo ng 40 minutes discussing the errors and the discrepancies. We haven't touched yet the Bible. We haven't touched yet the Bible. And dito pa lang tayo, ang dami na nating reklamo, diba? This is not us na
We just want to really, we just want to sin, we just want to not follow Jesus. No, we want to follow it, we want to believe in it, except that, hey, what the heck, why is this here? Why is this, ba't may error to? Ba't ganito? So, di ba? We want to believe in things na may may basihan talaga, may mabigat na foundation to really believe in. So, yun yung ano, so wag nyo kaming i-judge na yun nga, we're just here to make trouble. No, we're not here to make trouble. We want to believe, we sincerely want to believe that there is a God, kasi ito yung pinaka ang tawag doon. Dito tayo namulat, diba? When we were raised by our parents, yun yung default na stance. There is a God. We were created. This God is really good. And this God is, the only purpose of this God is for you to go through life in His preferred way. Diba? Mm-hmm. So, yun nga. May mga na-stumble upan lang tayo na information that bothered us. That bothered you, Jurim. That's why you investigated. So, again, this is not an attack. This is not us making fun of you, as Jurim said. This is just an opportunity for you to discover new things. To discover. Reconsider and also reconsider your stance. Reconsider. Kasi pangit naman na you go out there and you think that you're really 100% accurate when in fact, may mga problems pala fundamentally. So discover those and weigh those in. Is this really a problem or should I just ignore it? Diba? Pwede naman ganun, diba? I'm just gonna ignore this. The whole ano lang naman ng Bible is love eh. Pwede naman ganun yung conclusion mo. I'm not gonna mind all those minor details. Si Jurim talaga, napaka-nerd doon niya eh. Sobrang ba't niya pa kino-concern yung mga minor details? Eh, pwede namang i-ignore yun lahat and that's just focus about love. Di ba? Pwede man namang ganun yung conclusion mo if dun ka pupunta, but other people will really be concerned with the details because they are concerned with the facts. So, wag nyo kaming pagalitan if we are just concerned with the things that we believe in. Concerned kami na ito dapat totoo, ito dapat may mabigat na foundation. So, anong gusto mong i-add doon, Jurim? Siguro, next na lang, Jurim. I don't want to keep you. This is really interesting kasi isang question pala, ang dami nyo na talagang na-share. So, thank you talaga sa pag-spend ng time. Let's just have this, let's just not limit ourselves to part 1, part 2, part 3. Let's just have this as a discussion na lang, if you are willing. Okay. Yeah, I'm very much willing sa ganitong setup. So, ito, last na, meron akong i-recommend sa inyong book. I bought this online. The title is Paul and Jesus, How the Apostle Transformed Christianity by James Table. So, if you wish to have more kanang information sa Bible, is I highly recommend this book. And the second one is yung book niya, The Hidden History of Jesus, His Royal Family, and the Birth of Christianity, The Jesus Dynasty. No, kay James Table pa rin. So, mura lang siya. Affordable naman. Kaya if you are kanang interested, so just look it up and then have fun reading, no? Sa mga information. Basahin ka. I'll add that in the description in our video and I'm going to read that. I promise to read that. Ang dami ko nang nakapilang mga books eh, and wala pa akong binasa ni isa. So, thank you. Thank you, Jerry. I'm going to punish myself and will read that. Hindi kasi ako reader talaga. I'm more of a visual and then audio na learner. Sige. Thank you, Jerim. Anything you want to add before we end this call? We can end this call and then continue with another topic. So this is just one big topic about the question about Aramaic and the Greek language. Okay. So marami pa, no? Marami tayong matutunan, no, sa Bible, kung talagang tayo ay maging mapanuri, no? Meron pa tayong maraming malalaman. Kasi meron tayong naririnig minsan, no, na sabi, hindi ko nadadagdagan yung aking nalalaman. Mali po yan kasi nga, ang kaalaman ay wala pong limitasyon yan. Yeah. You can add and add and then correct
And then remove may remove ka pa nga. Oh, nare-remove ka pa nga. May mga views ka pa na if you are going to look back 5 years ago, 3 years ago, masasabi mo, napakabubo ko naman noon, but nasabi ko yun, but pinaniwalaan ko yun, or baka may mga adjustment eh. So there's no limit na in terms of learning. That's why I still continue as an atheist. I still read the Bible. I still treasure, especially yung mga music sa Christian. It's so odd, bunjan ha, but I still listen to Christian. Me too. But not the song ng mga yung mga may mga drums, may mga instruments. I like more on a cappella. No, so okay. Yun, I still reminisce no yung mga days na I was in the faith, and although I'm not concerned with the lyrics or the content or the message, lyrics, but yung tono lang parang napakaganda kasi yeah, paglalang pag a cappella. Yeah. Mm-hmm. So I still read the Bible kasi nga there's no limit no to information. So yun lang at who knows, Jorim, di ba? Who knows na later on may mag-click sa iyo and mag-change yung mind mo, di ba? And back ka na naman to be. Who knows? Let's just leave that open. Tapos natin yung tanong na yan. Isang oras naman yan yung discussion natin sa tanong na yan. Okay, so maraming salamat dyan sa pagbibigay ng time na tayo makapag-discuss o makapag-share ng ating mga kaalaman. No? Mm-hmm. At sa mga nanonood at sa mga manonood pa, maraming salamat din sa pag spare na inyong time to open your YouTube app and then watch 2 atheists, no? Rambling and then talking about the Bible. Mm-hmm. So, thank you so much. Okay. Thank you guys. If you want na ma-recognize tayo ni YouTube and ma-available ito sa a larger audience, hit the like button and then mag-comment ka doon na na-enjoy mo tong video na to, or if you have any questions, feel free to ask them. Think them through, don't be stupid. Tuwag yung sorry, I'm sorry. Kasi may magpe-preach na naman eh. Hindi pa pinanood yung video natin, magpe-preach na, magka-copy-paste na ng mga preach nila sa Bible. No, don't be like that. It's not a preaching channel. It's a place to discuss. We are willing to talk to you. Just be nice. Just be respectful. Yun. Share mo din to sa mga tao na interested sa mga topic na to. So again, next week, let's do this again. Thank you, Jorim. And see you guys. Bye.